Manila nagka-waterfall sa Cannon Road sa gitna ng malakas na ulan kaninang hapon sa Benguet Province. Sa lakas ng ragasa ng tubig, iisang lane lamang ang nadaanan ng mga sasakyan. Bumigat tuloy ang daloy ng trapiko. Nakauwi na sa Pilipinas ang 21 tripulanteng Pinoy na sakay ng barkong inatake ng grupong Houthi. Pero ang isa pa nilang kasamahan hindi pa natatagpuan. May report si Sandra Aguinaldo. Alarm. Hawak ng lalaki diyan ang baril habang umaalingawgaw ang alarm sa loob ng MV Tutor. Nagkalat sa sahig ang ilang gamit at bahagi ng nasirang kisame. Sa ulat ng Reuters, pag-atake yan ng grupong Houthi sa MV Tutor sa Red Sea noong June 12. 22 Pinoy ang sakay ng barko. Matapos ang pag-atake, ganito raw ang tiniis nilang sitwasyon. Parang sardinas, parang nasa kulungan, pwedeng lumabas. Paglipas na 5 araw, nakauwi sa Pilipinas ang 21 Pinoy. Nakauwi man, di tuluyang makapagdiwang ang mga nakaligtas na Pinoy dahil may isa pa silang kasamahang nawawala. Kwento ng kapitan ng barko, gumamit ng bangkang pangisda ang mga Houthi para pasabugin ang kanilang barko na noon ay may dalang coal patungong India. May dami po na 2 tao na ang alam namin is fishing boat kasi may tao. Hindi naman pwedeng basta barilin ng mga arm guard namin yan kung tao. Kasi pagdikit po sa barko, yun po, sumabog na po. Yun po, so ganun po kabilis ang pangyayari. Makalipas ang ilang oras, binulabog sila ng isa pang pagsabog. Yung sumunod po na pagsabog is around 1300. By attack by drone naman sa kabilang side po ng barko. Hindi po kami nakapag-investigate doon kasi hindi po namin alam ang kalaban namin. Galing po ba sa tubig o galing sa hangin? Nang magbilang daw ng tao, kulang ng isa na posible raw nasa engine room. Before po kami umalis, kinek po namin kung gusto namin, kung lumutang malang yung bangkay niya, makuha namin. Pero wala po kaming nakitang lumutang na bangkay. Itinuturing muna siyang missing, sabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Nakausap na raw ng DMW ang pamilya nito pero hindi raw muna papangalanan. Nasa dagat pa ang MV Tutor habang lahat ng crew nito ay nailigtas ng international forces at dinala sa barko ng Amerika. No one is injured. Majority of them, nung kausap ko kanina, para silang na battle shock, so yung post-traumatic stress. On behalf of my crew, papasalamat po ako sa may kapal. Sa ngay po ng gobyerno, maraming salamat din po sa aming kumpanya, US Navy. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy ang search and rescue operation sa isang batang inanod sa umapaw na creek sa Caloocan. Nakunan sa CCTV ang 8 taong gulang na bata habang nakasakay sa plastic barrier sa kasagsagan ng malakas na ulan kaninang hapon. Sa lakas ng Agos, tuluyan siyang natangay. Ang malakas sa pag-ulan kanina, epekto ng thunderstorm ayon sa PAGASA. Nararanasan din yan sa bahagi ng Quezon City kung saan halos mag-zero visibility na. May mga tatugma pang motorsiklo. Malakas din ang buhos ng ulan sa North Luzon Expressway. Huwag nang maingit sa mga napapanood na mukbang dahil may Korean dishes na rin sa ilang kainan sa Metro Manila. Mokja, as in tara kain, kasama si Katrina Son. Kung Korean ramen ang hilig, may self-made ramyeon bar sa Malate, Manila. Ikaw mismo ang magluluto. Kuha ng tray, lutuan, mamimili ng ramen at toppings at punta na sa cooking station. Nowadays, Korean culture is very famous. So I want to spread of something to do different things to in the Philippines. Heto nga at tinuruan pa tayong iluto ang Japaguri na sumikat sa isang Korean film. Ngayon, tuturuan tayo, siyempre, Mr. Leo, kung paano nga ba lutuin ito. Kailangan lamang daw dyan ng chapageti at ng noguri. Paghahaluin lang lahat.
cheese at beef, lalagyan ng hot water at mix. At syempre, hindi mawawala ang taste test. Titikman na natin ngayon itong chapaguri. Sarap. Kung fried chicken lover naman, patok ang Korean chicken takeout counter na ito sa Maginhawa Street, Quezon City. Ang isang order, good for sharing na raw. Best sellers ang sriracha and lime, yangnyeom chicken, soy garlic at honey bulgogi. Talaga namang napakaraming flavors na pagpipilian. 6 out of 10 flavors nga ng chicken ang nandito ngayon. At ang best seller raw nila na titikman natin ay itong jalapeno gochujang. Ito raw ay talagang sa kanila lang mahanap. Napaka-crunchy. Juicy ang sarap. Hindi po siya tinipid, kaya po binabalikan po ng mga customer po namin. May dalawa ring limited edition flavors na nori cheese at shao kao. At spicy flavor na Yanun's Fury. Unique yung style. Naiiba sa mga ibang manok na nakakain ko. Napakasarap. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso couple Gabby Garcia at Khalil Ramos nag-ice bath para maging fit and healthy. Loko kayo. Kami ang mga magulang mo. Karakter niya si Pressman sa Black Rider na si Bane may bagong revelasyon bilang si Vanessa. Asia's Limitless star Julian San Jose at Stel ng SB19 hands-on sa kanilang first concert together. Gusto namin mabigay talaga yung best performance namin. We want to make sure that everybody can relate to our song. Christian Bables nakaranas daw ng extreme mental and emotional distress dahil umano sa kapabayaan ng isang memorial service company sa kanyang namayapang aso. Pamilya ko kasi yun eh. Malaki siyang part ng support system ko. Funeral service, pag-aaralan daw ang susunod nilang hakbang. Jong Han at Won Woo ng 17 nag-debut bilang sub-unit sa album na This Man. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Who let the dogs out? Sa outing. Dahil ang mga alagang aso sa Batangas enjoy sa water activities. Pero di lang pala sa outing, dahil everyday bonding na nila ang paddleboarding, kayaking at windsurfing. Pusuan na yan sa report ni Jonathan Andal. Kung sa mga alagang aso, walking-walking ang madalas na bonding ng mag-amo, swimming-swimming naman ang pinagkakaabalahan ng mga aso ni Danny Ocampo. Pero di lang basta paglangoy dahil pati paddleboarding, kayaking at windsurfing, kinarir na ng dalawa niyang alaga. Ang mga crossbreed na golden retriever at labrador na si Maui at ang mix na Aspie na Rottweiler na si Jasmine ang gagaling magpakitang gilas. Kitang-kita ang pag-e-enjoy ng mga alaga sa tila playground nilang dagat sa Mabini, Batangas. Yung lugar kasi namin dito sa Mabini sa Batangas, tabing dagat. Tapos lahat kami dito sa bahay ay mga scuba divers tulad ni Kenneth. Tapos syempre, in between the dives, minsan nagpa-paddleboard kami, kayak or windsurf. At yung mga dogs naman namin are inherently natural sa kanila yung mahilig sa dagat. Ang scuba diver na si John Kenneth Hines, lagi rin nilang kasama sa mga water activity. At napansing ibang koneksyon ang naibibigay ng activity sa mga aso. Sa paddleboard naman sir, hindi naman siya ganun kahirap i-balance eh, lalo na pagkasama si Maui or si Jasmine kasi marunong naman silang mapinig na kung napapansin na nila na sinasabi mong no, na malikot na sila, ang kusa naman sila na nagiging kalma. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.